Magandang araw mga batang ICTech. Kumusta? Kinagagala kong makasama kayo ngayong araw. Handa na ba kayong makinig? Kung oo, maupo na po tayo ng maayos, ihanda ang ating mga mata at tainga para sa ating pakikinig. Ako nga pala si Teacher Juna ang makakasama ninyo sa Araling EPP ICT 4. Handa na ba kayong matutunan ng bago nating aralin ngayon? Tara na! Mga batang ICTech, tandaan, pagkatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang mabigyang kahulugan ang malware at computer virus. At matukoy kung ang isang computer ay may malware at computer virus. Ating balikan ang nakaraang aralin. Basahin ang pangungusap at piliin ang tinutukoy nito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, ito ang kalimitang sumisira o nakakapinsala sa mga files o memory ng computer. A. Internet. B. Virus. C. Email. Ang tamang sagot ay B. Virus. Pangalawa, isang uri ng gadget na kung saan ginagamit upang ma-save ang files at iba pang dokumento. A. Cellphone. B. Computer. C. Memory card. Ang tamang sagot ay B. Computer. Pangatlo, ito ay isang uri ng pananakot at panliligalig sa pakikipag-ugnayan sa mga taong hindi kakilala sa internet o Facebook. A. Cybercrime. B. Cyberlibel. C. Cyberbullying. Ang tamang sagot ay A. Cybercrime. Pang-apat, kadalasang nakukuha ang impormasyon o pagkakakilanlan ng walang pahintulot. A. Mistaken identity. B. Identity theft. Or C. Common identity. Ang tamang sagot ay B. Identity theft. At ang panghuli, ginagamit upang hindi mabuksan nang hindi kakilala ang iyong personal account. A. Passport. B. Pass slip. C. Password. At ang tamang sagot ay C. Password. Mga panganib na dulot ng mga di kanais-nais na mga software tulad ng virus at malware. Naranasan niyo na bang magkasakit tulad ng ubo, sipon o lobnat? Sa panahon ng pandemya o COVID-19, ito ang pinakadelikadong sintomas sa tao, dulot ng virus. Kung paano nagkakasakit ang tao nang dahil sa virus, gayon din ang computer. Tinatawag itong computer virus o malware. Ano ang computer malware? Ang computer malware o malicious software ay idinesign nyo upang makasira ng computer. Sa pamamagitan ng malware, maaaring illegal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Ilan sa mga halimbawa ng malware ay virus, worm, at trojan. Ilang karaniwang uri ng malware. Virus. Ito ay ang program na nakakapinsala ng computer at maaaring magbura ng files at iba pa. Pangalawa, worm. Ito ang isang nakapipinsalang program sa computer na nagpapadala ng mga kopya ng sarili nito sa ibang mga computer sa pamamagitan ng isang network. Pangatlo, spyware. Ito ay ang malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga tao na hindi nila alam. Pang-apat ay ang keyloggers. Ito ay ang malware na nagtatala ng lahat ng mga pinindot sa keyboard keystrokes at ipinadadala ang mga ito sa umaatake upang magnakaw ng mga password at personal na data ng mga biktima. Ang susunod ay ang adware. Ito ay ang software na otomatikong nagpi-play
nagpapakita o nagda-download ng mga anunsyo o advertisement sa computer. Dialers, ito ay ang software na may kakayahang tumawag sa mga telepono gamit ang computer, kung ang dial-up modem ang gamit na internet connection. At ang panghuli ay ang Trojan Horse, isang mapanirang program na nagkukunwaring isang kapaki-pakinabang na aplikasyon, ngunit pinipinsala ang iyong computer. Nakukuha nito ang iyong mahahalagang impormasyon pagkatapos mo itong ma-install. Maaaring makuha ng ibang tao ang mahalagang impormasyon sa iyo at sa iyong pamilya na maaaring pagmulan ng panganib sa iyong seguridad. Isa na rito ang maling impormasyon, identity theft, o ang paggamit ng ibang tao ng iyong impormasyon para sa paggawa ng krimen. Dulot din ng mga di kanais-nais ng mga software na ito ang tuluyang pagkasira ng mahahalagang files na nakasave sa iyong computer. Tuluyang pagkasira ng paggana nito. Paano nga ba maiiwasan ang malware? Una ay ang panatilihing napapanahon ang iyong computer at software. Pangalawa ay gumamit ng account na hindi pang-administrator sa tuwing posibleng gamitin. Pangtatlo ay ang magdalawang isip bago mag-click ng mga link o mag-download ng kahit ano. Pang-apat ay mag-ingat sa pagbukas ng mga attachment o larawan sa email. Panglima ay huwag magtiwala sa mga pop-up na window na humihiling sa iyong mag-download ng software. Pang-anim ay ang limitahan ang pagbabahagi mo ng file. Pang-pito ang gumamit ng antivirus software. Ano ang computer virus? Ang computer virus ay isang uri ng programa na ginawa upang makapanira ng mga lehitimong aplikasyon o iba pang programa ng computer. Ito ay kusang umuulit at nagpaparami ng sarili. Karaniwan ito pumapasok sa mga computer nang walang paintulot mula sa gumagamit o user. Ating basahin at pag-aralan ang ilang paraan sa pagtukoy na may virus ang computer. Una ay ang biglaang pagbagal ng takbo ng computer. Pangalawa ay ang paglalabas ng mga error message sa binubuksang websites. Pangatlo ay ang di pangkaraniwang ingay sa loob ng computer. Pang-apat ay ang hindi paggana ng antivirus software ng computer. Panglima ay ang biglaang pagre-restart ng computer. At ang panguli ay ang pagbabago ng anyo ng computer tulad ng desktop display, wallpaper at cursor. Bilang mag-aaral, ano ang mabuting gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng computer virus o malware? Una ay ang pag-scan ng regular sa iyong computer. Pangalawa ay ang paglalagay ng antivirus na mapagkakatiwalaan. Pangatlo ay ang pag-iwas sa pagbubukas ng mga email o mensahe na kahina-hinala. At ang panguli ay ang pag-iwas sa pag-download ng mga illegal na kopya ng kanta, pelikula at iba pa sa internet. Ito ay ilan sa mga mabuting gawin upang maiwasan ang computer virus at malware. Tandaan, mahalaga ang kaalaman at kasanayan tungkol sa malware at virus sa computer. Ang paglalagay ng antivirus software at regular na pag-i-scan ng mga dokumento at pagbubukas lamang ng websites na kapaki-pakinabang ay malaking tulong upang maiwasan ang pagkalat ng malware at virus sa ating computer. Sagutin ang pagtataya. Panuto, basahin ang bawat pangungusap, isulat sa notebook ang oo kung tama ang payag at hindi kung mali. Una, ang virus ay kusang dumarami at nagpapalipat-lipat sa mga dokumento o files sa loob ng computer. At ang tamang sagot ay oo. Pangalawa, ang biglang pagbagal ng computer
ay palatandaan na may virus ito. At ang tamang sagot ay oo. Pangatlo, ang worm ay isang malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga tao nang hindi nila nalalaman. At ang tamang sagot ay hindi. Pang-apat, ang malware ay anumang uri ng software na idinisenyo upang manira ng sistema ng computer. At ang tamang sagot ay oo. Pang-lima, ang Trojan Horse ay isang mapanirang programa na nagkukunwari isang kapaki-pakinabang na aplikasyon. At ang tamang sagot ay oo. Marami ba kayong natutunan sa aralin natin? Ang husay ninyo. Hanggang sa muli!